Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Hindi na mapigilan ni Jose ang kanyang sarili, kaya pinalabas niya ang kanyang mga alipin. At nang sila na lamang ang naroon, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid. Umiyak ng malakas si Jose, kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose, totoo bang buhay pa ang ating ama?" Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Jose, "Lumapit kayo sa akin." Nang lumapit na sila, sinabi niya, "Ako si Jose na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala niyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili niyo dahil ipinagbili niyo ako rito. Dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. Ikalawang taon pa lang ito ng taggutong at may susunod pang limang taon na walang ani. Pero sinugo ako rito ng Diyos para mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya'y ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin ninyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Sabihin niyo rin sa kanya na maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop at ang lahat ng ari-arian niya para malapit siya sa akin. Aalagaan ko siya rito sa Goshen dahil may darating pang limang taon na taggutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang sambahayan, pati ang kanyang mga hayop." Nagpatuloy si Jose sa pagsasalita, "Ngayon alam niyo na, maging ng kapatid kong si Benjamin na talagang ako si Jose ang nakikipag-usap sa inyo. Sabihin niyo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit ko rito sa Ehipto at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin at dalhin niyo siya agad dito sa akin." Pagkatapos, niyakap ni Jose ang kanyang kapatid na si Benjamin. Umiiyak siya habang nakayakap kay Jose. Pagkatapos, pinaghahagkan ni Jose ang lahat ng kapatid niya at patuloy siyang umiiyak sa kanila. Pagkatapos noon ay nakipag-usap sa kanya ang mga kapatid niya. Nang makarating ang balita sa palasyo ng paraon na dumating ang mga kapatid ni Jose, natuwa ang paraon at ang kanyang mga opisyal. Sinabi ng paraon kay Jose, "Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ang mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Kanaan. Pagkatapos dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kani-kanilang pamilya. Dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Ehipto at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito. Sabihin mo rin sa kanila na magdala sila ng mga karwahe mula rito sa Ehipto para masakyan ng mga asawa at anak nila sa paglipat nila rito. At dalhin nila rito ang kanilang ama. Huwag na silang manghinayang sa mga ari-arian nilang maiiwan dahil ang magagandang bagay sa buong Ehipto ay magiging sa kanila." Ginawa ito ng mga anak ni Jacob at ayon sa utos ng paraon, binigyan ni Jose ang mga kapatid niya ng mga karwahe at pinabauna ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Binigyan din niya ang bawat isa sa kanila ng damit, pero ang ibinigay niya kay Benjamin ay 5 damit at 300 pirasong pilak. Pinadalhan din niya ang kanyang ama ng 10 asnong may mga kargang pinakamagandang ani mula sa Ehipto at 10 babaeng asno na may mga kargang trigo, tinapay at mga baon ng kanyang ama sa paglalakbay. Nang pinaalis na niya ang kanyang mga kapatid, sinabi niyang huwag silang mag-aaway sa daan. Kaya umalis sila sa Ehipto at bumalik sa kanilang ama sa Kanaan. Pagdating nila roon, sinabi nila sa kanilang ama na buhay pa si Jose at siya pa nga ang tagapamahala ng buong Ehipto. Natulala si Jacob. Hindi siya makapaniwala. Pero nang sinabi nila sa kanya ang lahat ng sinabi ni Jose sa kanila at nang makita niya ang mga karwahe na ipinadala ni Jose para sa pagpunta niya sa Ehipto, bigla siyang lumakas. Sinabi ni Jacob, "Naniniwala na ako. Ang anak kong si Jose ay buhay pa. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Pumunta si Jacob sa Ehipto. 46 na kabanata. Umalis si Jacob papuntang Ehipto kasama ang sambahayan niya na dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa Beersheba,
naghandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaac. Kinagabihan, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "Ako ang Diyos na siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot pumunta sa Ehipto, dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto, at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, nandiyan si Jose sa iyong tabi." Pinasakay si Jacob ng mga anak niya sa karwaheng ibinigay ng Paraon para sakyan niya. Pinasakay din nila ang mga asawa at anak nila, at lumipat sila mula sa Beersheba. Dinala nila ang mga hayop at mga ari-ariang naipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at mga apo. Hindi pa kabilang dito ang mga asawa ng kanyang mga anak. Kasama ang dalawang anak ni Jose na ipinanganak sa Ehipto, 70 ang kabuuan ng sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto. Nang hindi pa sila nakakarating sa Ehipto, inutusan ni Jacob si Juda na maunang pumunta kay Jose para ituro sa kanila ang lugar ng Goshen. Nang dumating na sina Jacob sa Goshen, sumakay si Jose sa karwahe niya at pumunta roon sa Goshen para salubungin ang kanyang ama. Nang magkita sila, niyakap ni Jose ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ngayon handa na akong mamatay dahil nakita na kita ng buhay." At sinabi ni Jose sa mga kapatid niya at sa buong sambahayan ng kanyang ama, "Aalis ako at sasabihin sa Faraon na narito na ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking ama na nakatira sa Kanaan. Sasabihin ko rin sa kanya na nagpapastol kayo ng mga hayop at dinalan ninyo ang mga hayop ninyo at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag ipinatawag niya kayo at itinanong kung ano ang trabaho ninyo, sabihin niyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, para patirahin niya kayo sa Goshen, sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop." Pagkatapos, umalis si Jose at pumunta sa Faraon, kasama ang 5 sa kanyang kapatid. Sinabi ni Jose sa hari, "Dumating na po ang aking ama at mga kapatid galing sa Kanaan, at dala po nila ang mga hayop nila at ang lahat ng kanilang ari-arian. Naroon po sila ngayon sa Goshen." Ipinakilala niya agad sa Faraon ang 5 sa kanyang kapatid. Tinanong sila ng Faraon, "Ano ang trabaho ninyo?" Sumagot sila, "Mga pastol po kami ng hayop, katulad ng mga magulang namin. Pumunta kami rito para pansamantalang manirahan dahil matindi po ang taggutom sa Kanaan at wala na kaming mapagpastulan ng mga hayop namin. Hinihiling po namin sa inyo na kung maaari ay payagan nyo kaming manirahan sa Goshen." Sinabi ng Faraon kay Jose, "Ngayong dumating na ang iyong ama at mga kapatid, nakabukas ang Ehipto para sa pamilya ninyo. Patirahin sila sa Goshen, na isa sa magagandang lupain sa Ehipto. Kung may mapipili ka sa kanila na mapagkakatiwalaan, gawin silang tagapagbantay ng mga hayop ko." Dinala ni Jose ang kanyang ama sa Faraon at ipinakilala. Pagkatapos, binasbasan ni Jacob ang Faraon. Tinanong siya ng Faraon, "Ilang taon ka na?" Sumagot siya, 130 taon. "Maikli at mahirap po ang naging buhay ko rito sa lupa. Hindi ito umabot sa kahabaan ng buhay ng aking mga ninuno." Pagkatapos, muli niyang binasbasan ang Faraon at umalis siya sa harapan ng Faraon. Ayon sa utos ng Faraon, inilagay ni Jose sa ayos ang kanyang ama at mga kapatid sa Ehipto. Ibinigay niya sa kanila ang lugar ng Rameses, na isa sa pinakamagandang lupain sa Ehipto. Sinustentuhan ni Jose ng pagkain ang kanyang ama, mga kapatid, at ang buong sambahayan ng kanyang ama, ayon sa dami ng kanilang mga anak. Ngayon, malala na ang tagutom, kaya wala ng pagkain kahit saan. Nanghina na ang mga tao sa Ehipto at sa Kanaan dahil sa gutom. Tinipon ni Jose ang lahat ng perang ibinayad ng mga taga-Ehipto at taga-Kanaan na bumili ng pagkain, at dinala ito sa palasyo ng Faraon. Dumating ang panahon na naubos na ang perang pambili ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Kanaan. Pumunta ang mga taga-Ehipto kay Jose at sinabi, "Wala na po kaming pera. Kung maaari, bigyan na lang ninyo kami ng pagkain.
dahil mamamatay na kami sa gutom. Sinabi ni Jose, kung wala na talaga kayong pera, dalhin niyo rito ang mga hayop ninyo at iyon ang ibayad ninyo sa pagkain ninyo. Kaya dinala nila kay Jose ang kanilang mga kabayo, tupa, baka at asno at ipinalit ito sa pagkain. Sa loob ng isang taon, sinustentuhan sila ni Jose ng pagkain kapalit ng kanilang mga hayop. Pagkalipas ng isang taon, pumunta na naman ang mga tao kay Jose at nagsabi, hindi po maitatago sa inyo na wala na kaming pera at ang mga hayop namin ay nariyan na sa inyo. Wala na pong naiwan sa amin, maliban sa aming sarili at mga lupain. Kaya tulungan niyo po kami para hindi kami mamatay at hindi mapabayaan ang mga lupain namin. Payag po kami na maging alipin na lang ng hari at mapasa kanya ang mga lupain namin para may makain lang kami. Bigyan niyo po kami agad ng mga binhi na maitatanim para hindi kami mamatay at hindi namin mapabayaan ang mga lupain namin. Kaya ipinagbili ng lahat ng taga-Ehipto ang mga lupain nila kay Jose dahil matindi na ang taggutom. Binili ni Jose ang lahat ng ito para sa hari, kaya ang mga lupain iyon ay naging pag-aari ng Paraon. Ginawa ni Jose na mga alipin ng Paraon ang mga tao sa buong Ehipto. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi nabili ni Jose. Hindi nila kailangang ipagbili ang mga lupain nila dahil sinusustentuhan sila ng Paraon ng pagkain at ng mga pangangailangan nila. Sinabi ni Jose sa mga tao, ngayon na nabili ko na kayo pati ang mga lupain ninyo para sa Paraon. Heto ang binhi para makapagtanim kayo. Kapag aani kayo, ibigay ninyo sa Paraon ang 20% ng ani ninyo at sa inyo na ang matitira para may maitanim kayo at may makain ang buong sambahayan ninyo. Sinabi ng mga tao, Ginoo, napakabuti po ninyong amo sa amin. Iniligtas niyo ang buhay namin. Pumapayag po kami na maging alipin ng Paraon. Kaya ginawa ni Jose ang kautusan sa lupain ng Ehipto na ang 20% ng ani ay para sa Paraon. Ang kautusang ito ay nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Ang mga lupain lang ng mga pari ang hindi naging pag-aari ng Paraon. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Ehipto sa loob ng 17 taon. Nabuhay siya hanggang 147 taon. Nang naramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, kung maaari, ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng 2 hita ko at manumpa ka na ipagpapatuloy mo ang pagpapakita ng iyong kagandahang loob sa akin. Huwag mo akong ilibing dito sa Ehipto. Kapag namatay na ako, ilibing mo ako sa libingan ng aking mga ninuno. Sumagot si Jose, gagawin ko po ang sinasabi ninyo. Sinabi ni Jacob, sumumpa ka sa akin. Kaya sumumpa si Jose sa kanya. Lumuhod si Jacob sa kanyang higaan para magpasalamat sa Diyos.